ngayon sa ating part 2 na ating tinatalakay noon. Yung sinabi ko sa inyo na anong meron kay Haring David, bakit siya napili ng Panginoon kung bastardong anak naman siya, at yung mga kapatid niya makikisig naman din pero magagaling manalita, pero bakit hindi yun ang napili? Unang-una na sinabi na ng Panginoon kay Samuel na ang Panginoon ay hindi tumitingin sa mukha ng tao, hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso. Ngayon, ano yung ginagawa ni Haring David na mabuti? Ganun, nagpastol lang naman siya. Eh, paano yung mga kapatid niya kung isang nagkukuha ng kumbaga parang mga rabay o nagdarasal, ganun. Pihado, ganun yun. Kasi nasa Bethlehem sila. O malimit sa templo. Nag-aaral ng Torah. Bakit hindi yon ang napili? Kumbaga, ang binabasa ng mga kapatid ni David ay salita ng Diyos. O yung aral ni Moises, limang aklat ni Moises na tinatawag. Hindi ba sapat yun? Yan ang isang tanong natin, di ba? Kasi napakakuha naman, bakit hindi? Tapos si Haring David lang, nasa pastulan, nasa bundok, nagbabantay ng mga kasama, mga tupa, alagang tupa. O anong ginagawa niya doon? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kaya kinagiliwan ng Panginoon si Haring David. Kung mapapansin nyo, si Haring David mabait na bata yan. Kahit ganun ang trato sa kanya ng mga magulang, nahihirapan siya magpastol ng tupa, ay minamahal niya yung ginagawa niya. At sa pagmamahal na yun, yung hirap na nararamdaman niya ay idinadaan niya sa awit ng papuri sa Panginoon. Kaya magaling siyang tumugtog, yun yung isang naging kasangkapan niya sa pagpupuri sa Panginoon. Kung mababasa niyo yung mga awit ni Haring David, ay puro papuri, may mga humihingi din siya ng protection, ganon, at yung mga nagdadalamhati siya. Lahat yun na nararamdaman ng isang ordinaryong tao ay dinadala niya sa Panginoon sa pamamagitan ng awit. Kaya ang isang sinasabi nga, yung nasabi nga ni Saint Augustine, he who sings praise twice. Kaya ang umaawit ay sa Panginoon ay nananalangin siya ng dalawang beses. So kumbaga napakabisang pagpupuri sa Panginoon ang pag-awit. Kaya yung iba, yan, swerte yung mga sumasali sa talaga sa choir. O kung hindi ka naman miyembro ng choir at sumasabay ka sa misa, sa pag-awit sa Panginoon, ay nananalangin ka ng dalawang beses sa Panginoon. At iyon ang isang kinagiliwan ng Diyos ang masalangit sa kay Haring David. Yan ang naging kuha niya. Kasi nung nasa pastulan siya, malimit ay umaawit siya sa Panginoon, ang masalang. Kaya kung mababasa natin nga sa Biblia, anong ginagawa ng mga anghel? O umaawit lang sila sa Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon ay mga awitin. Mahilig siya sa mga awitin na maka-Diyos. Siyempre, maka-Diyos ang kakantahin. At doon ay kinagigiliwan niya ang mga tao sa pag-awit. Siyempre, kinagigiliwan din ng Panginoon, lalo na ang paggawa ng mabuti. Pero ibig ko sabihin niya, maraming ways para makakonekat sa Panginoon. Hindi yan sasabihin mo na, basta ako wala akong ginagawa masama, okay na yan. Hindi. Kung gusto mong i-please ang Panginoon, marami siyang ways na pwedeng binibigay sa tao na pwede mong gawin. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, pag pangit ang boses mo, huwag ka na kumanta. Hindi naman yun.
kahit pangit ang boses mo, kung ang pag-awit mo naman ay mula sa puso, ay dinig na dinig ng Panginoon yan. Kinalulugdan yan ng Panginoon. Kaya ngayon, ang pag nagdarasal ka sa Panginoon ay sinasamahan ng awit. O yung dasal mo, yung hinain mo, gawin mong awit, katulad ng ginawa ni Haring David. Yung hindi naman siya nagre-reklamo, pero yung hirap niya, yung nararamdaman niyang pagod, ay dinadaan na lang niya sa awit. Kaya yun ang naging lamang niya sa mga kapatid niya na nagbabasa ng mga Torah, ng Udyo, ay siya umaawit. Although umaawit naman din siguro yung mga kapatid niya, pero yung sabi nga ng Panginoon, mula sa puso. Hindi yung awit ka lang dahil wala lang, gusto mo lang minsan magpasikat, ganun. So pag ganun ang kuwan ng mga kapatid ni Haring David, nagpapasikat lang dahil gusto nga nila din umangat sa lipunan o makilala, ay posibleng ganun, kaya hindi sila napili. Kasi kung hindi ganun, ay espihado sila mapipili, kasi mas may edad sila kay Haring David. So ganun ang nangyari. So yun ang isang lihim pa ni Haring David. Marami pang lihim si Haring David. So ang gagawin natin, isa-isahin natin yan, yung mga kinuwento sa akin, kwento ko sa inyo. Then siyempre, yung iba naman nasusulat naman talaga, agaya na lang na nung natukso siya kay Bathsheba, ng nanay ni Hari Solomon yun, yung binusuhan niya, yung nasa binta, nagkataong nasa binta na si Haring David sa kanyang sa kanyang palasyo, ay nakita niya naliligo si Bathsheba. So yun, dito lang yun, somewhere sa area nito, sa kabila, kaya doon. Kasi nandito na tayo, malapit tayo sa Kidron Valley. So ito posibleng wall. So ang bahay ni Bathsheba ay posibleng is somewhere doon. Yan, somewhere dyan. Ayan, tataklo ba ng mga puno? So yan. So, ganun lang. So, ibubot lang natin to ng konti para makita natin itong kinukuha na City of David o ang syudad ni Haring David. So, ito yun. Saktong-sakto itong lugar na ito. Sabi nga, dito sa Israel, minsan hindi mo kailangan hanapin yung mga lugar na nasa Biblia. Pusa siyang inilalabas ng lupa. Ang nagkataon dito ay dun sa may parking lot, dating parking lot, yung pala'y bahagi pa ng syudad ni Haring David. So ngayon, aksidenteng nahukay lang yon, dahil aayusin sana yon. So nakita nila na may mga bahagi ng panahon ni Haring David. So ganun. Kaya libot-libot lang tayo. Ayan. Tingnan na yung mga bato dito. Ito ay yung tinatawag na barn house. Kaya barn house, ito yung bahay na sinunog. Isa itong silid. Tapos ito yung natirang bahagi. Ito ay isang bath house to. Ito yung bahagi ng kumbaga kubeta. Kasi may something butas, hole. So ganyan yung kubeta nung panahon ni Haring David. So yan, may nakikita pa kayong hagdan. So kung titingnan nyo dito sa kabilang side, yan na, ito yung Kidron Valley.
yung Kidron Valley, ito paborito ni Haring David. So yan. So mainit kaya yan, tuyo-tuyo. Pero kung winter, maganda dyan. Mabulaklak. Kaya pupuntahan natin dyan sa winter para sa mga iba pang lihim ni Haring David na yung ibang mga kwento, nire-recall ko na lang sa isip ko eh. Kasi unti-unti. Kasi minsan yung iba kasi matagal ng kwento sa akin, naalala ko lang. Minsan yung nakikita mo ba yung lugar. So yun, napapakwento. Maganda rin naman yung kwento kaysa din sa mga aklat. Pero siyempre yung aklat talagang may basihan na pangyayari. Nakikita niya yan. Ganyan. Taas. So maaaring ang pinaka defense wall ay doon pa sa mga. So tama, position ng CR dito kasi kumbaga sa malapit lang sa wall para sabay tapon dun yung ways yung dumi. So ito yung pasin nyo dito. Ito yung mga bahagi ng kaharian ni David, ni Haring David. So ang paggawa ng kaharian noon, kung mapapansin nyo, ang bahagi ng mga bato ay mula sa uri ng limestone o bato na mula sa mga kuweba. Kaya ganyan. Kasi itong mountainous area to. Itong lugar na to. Ayan, makikita natin. So dito, part na to. Ano ito? Isang malalim, pwedeng napansin nyo may kuwang pa ng hagdan. Pwedeng bathhouse. Ganun. At yan. So, napakaganda nitong kaharian ni David. Although kahit ito ay kinugkob niya mula sa mga Jebusite, ay ito ay binigay, may permiso ng Panginoon. Kumbaga binigay ito ng Panginoon kay Haring David. Kaya nga nalusog nila ito, nakugkob. Pero alam nyo ba ang tinatawanan lang noon si Haring David nung nasa paanan sila, nasa may Kidron Valley na, sige, lumusob kayo, sabi ng mga Jebusite. Tinatawanan sila kasi nga, anong panahon na yon, walang makakubkob sa mga Jebusite. Kasi napaka, kumbaga, yung defense wall nila ay napakatibay at napaka taas. So imposible na mapapasok yun. Ilan lang ang mga tauhan ni Haring David at ano lang yung mga sandata nila, itak tsaka pana lang. Wala naman sila yung mga crane dahil hindi pa nila kaya yun. Hindi pa ganun ka kalakas yung sandatahan ni Haring David, kaya tawang tawa lang ang mga Jebusite. Pero anong nangyari? Dahil sumasa ang Panginoon ay sumasa kay David, ay nalusog niya ito ng walang kahirap-hirap, ika nga. So ganito ang itsura dito sa ilalim kasi pinroteksyonan nila ito para hindi mawasak. Kaya ganito ito, nasa ilalim tayo. Biruin nyo ang lalaki ng tibag ng bato ng mga limestone. And limestone, ay isang kagandahan ulit sa limestone, yung pag inukit mo siya, medyo
malambot siya sa ibang uri ng bato. Makakuha pa rin. Mahihirapan pa rin ang sa mag-upit. Is it closed today? It's closed only